kayo sa aming bahay. Ito po yung aming inuutahang bahay. So, ang tawag po sa, dito sa bahay na to ay condo unit. Hindi po siya single house. So, pagpasok nyo, so ito yung garahe. Ito, ito na yung garahe. Yung garahe, palabas. So, ayan. Yung garahe namin magulo. Ayan. Tapos, ito na tayo sa... Ang pinakagusto ko dito sa bahay na to yung laundry. Nandito yung laundry niya. Maglalaba. Ayan. Hindi ka nagbababa. Kalimitan kasi yung sa mga bahay na ang laundry nila, area nila, nasa basement. Pero ito, pinalagay ito ng may-ari ng bahay. Mas komportable siya. Habang niluluto, pamarati siya sa kitchen. Naglalaba pa. Tapos dito, ito yung mga coat, sapatos, and madilim. Ito. Ito yung kusina. Pasok mo. Dito na yung kitchen niya. So, yan. Ito yung favorite area ko. Ang coffee. Mahilig ako sa kape. Yan. Yan. Yung pag mapakay ng bahay, kahit apartment, yung stove at saka yung rep, yan yung ano, kasama sa bahay. Hindi na included talaga yan. Tapos meron ditong dishwasher. Ginagamit ko lang siya once a month kasi hindi pwede hindi siya gamitin. Baka kasi sa kanyang may-ari kahit pamisan-misan gamitin ko. Pero okay naman, hindi naman siya masyadong malak sa tubig. Masipid naman kami. Tapos dito, ito yung maliit na hallway. Pagpasok ko, ito yung pinaka dining area ko. Yan. So, makita nyo, hindi naman lahat ng gamit ko dito bago. So, meron din akong binili sa mga ukay-ukay. Tulad nito. Ayan. Yan. So, okay-okay ko lang yung binili. Kung marunong ka lang naman mamili, makakapili ka din naman ng maganda pa. Hindi naman siya talagang mukhang luma. Mukha pa rin naman siyang bago, di ba? So, dito, naglagay ako ng console table. At nandito yung aming si Google. Pwede rin siyang picture frame. So, yan. Pag ano, kinakausap ko yung anak ko, tumatawag kami sa Pilipinas, para na rin siyang telephone. Tapos, naglagay ako ng chocolate. Pag nauumay kami sa kinakain namin, yan. Dumudukot-dukot kami. Pero mas nakakaubos yung asawa ko. Mas mahilig yung chocolate. Tapos, ito yung television. Tapos ito, provided na rin siya ng may-ari kasi kasama na yan eh. Built-in na to eh. So, hindi na namin siya tinanggal itong mga box na to sa kahit mga patungan. So, ayan. Ito, bigay ito ng amo ko. Bigay ng amo ko. Maraming bigay. Tapos ito, manggagaling lang niya sa ukay-ukay. Yan. Binili ko lang sa ukay-ukay. So, ito yung aking living room. Na hindi ko sila mag-ayos ng bahay. Hindi ko talaga mag-ayos ng bahay. So, ayan. Mahilig ako sa candle. Dito yung ano, paglabas mo dito, ito yung pinaka backyard niya. Yan. Maganda na panahon ngayon kasi spring na. Pero medyo malamig pa rin. So, naka-ready na siya for barbecue. Sana tuloy-tuloy na. Tapos na tayo sa taas, sa kwarto. Dito pala muna tayo yung ito yung isang washroom. So, tawag nila dito powder room. Yan. Maliit lang siya pero hindi naman malinis pa kasi may ingat naman ako sa bahay. Yan. Iingatan ko talaga yung bahay na to. Pinaari kong akin kasi nga kung ako din naman yung may-ari ng bahay gusto ko din naman maayos yung titira. So, dito yung bakya at papuntan. Bedroom. Ito yung master bedroom. Ito, ayan. Meron siyang dalawang closet. Ayan, dalawang closet. Tapos itong area na to, hindi ako nilagay yung mga pang-makeup ko. Tapos yung collection ng asawa ko, malilig siya sa kotse. Para siyang bata. Malilig siya ng mga kotse. Tapos dito, ito yung aming master bedroom. Ayan. Naglagay ako ng dalawang lampshade. Kasi minsan, pag
late ako matulog, binubuksan ko yung kabilang side para hindi siya mistorbo kasi magbukas ako ng ilaw. Tapos tinarapin ko yung dito papuntang washroom. Kaso hindi namin ito ginagamit kasi baka nga mamaya malimutan nilang ilock, makapasok na. Mistorbo sila dun sa loob. So, close na lang yan, hindi na yung ginagamit. Tapos dito, ito yung isang washroom sa taas. So, ito na, may connected siya dito dito. Ito yung bathtub. Kaya ako gusto ko dito yung shower. Ganda yung shower. Siyempre, mga Pilipino, hindi makawala ang tabo. Tinatago lang yan para hindi masyadong halatang may tabo. Pero may tabo kami. Kailangan natin yan. O yan. Ang aking maliit na washroom. Yan. Yan ang mga abubot-abubot sa ilalim. Yan. Dito tayo sa, papasok mo dito, meron siyang maliit na closet para sa mga towel, sa mga kumot, yan, bedsheet nila. Tapos dito naman, ang kwarto ni Eliza. So, yan. Minsan lang maglinis ng bahay, ng kwarto niya. So, yan, medyo, ako naglinis. So, yan. Meron siyang computer dito sa, ayan, dito siya nag-aaral. Online siya kasi. Ayan, meron siyang sariling computer. Siya din ang bumili niyan, hindi ako. So, medyo kahiligin kami sa gadget. So, ito dito naman yung, meron din siyang closet. Medyo malaki yung closet niya. Pero hindi ko nabubuksan kasi, alam mo naman. Baka may makita kayo hindi maganda. Ayun, kakatokos ako kasi naglalaro yata. So, ito yung room niya. Sandali lang. So, ayan. Yung room niya yung magulong. Inayos ko, magulong na naman. So, ayan. Kaya naglalaro siya ngayon kasi walang pasok. Ayan ang trabaho niya. Maglaro. Meron din siyang closet dito. Ayan. Malaki din yung closet niya dito. Pagka din yung closet niya dito, medyo malaki. Okay, dito naman tayo sa basement. Nakakita niyo, mahilig ako sa painting. Ayan. Mahilig ako sa painting, sa pendel. Itong pendel na to, lagi ko sa amo ko. Ito ang laging pendel holder ko. So, okay-okay din yan. Di mo, chill. Diba? Kahit galing okay-okay, hindi siya mukhang used. Ito yung papuntang basement. Pasok mo, mayroon siyang malaking mirror dito. Tapos, dito yung closet niya. May closet din siya dito eh. Ito, nalagay na po siya ng mga pag-Christmas decoration, Christmas tree, nalagay ko dyan. Ito yung mga pot ng nanay ko na nag-visit siya dito. Muna yun, tinago ko mali mo, makabalik pa. Ay, nai. Tapos dito sa kabila. Ayan. Closet ko. Mga ginawa kong storage para hindi magulong tignan yung bahay. So, ito yung pinaka-family room ko dito. Yung basement ginawa kong family room kasi pag gusto namin mag-movie, sama-sama kami dito kami. Tapos ayan, dito may television dyan. Ayan, video okay kami. Tapos yung wall, ginawa ko siyang gallery wall kasi gusto kong makita yung mga magaganda ng mga tao sa buhay ko. Ayan. Ayan. Tapos dito, pag gusto na, ito yung sofa na paborito ko kasi dito pwede kang maglagay ng ayan, kumot. Pag gusto mong matulog. Tapos ito, nagawa mo siyang bed. Ayan. Pwede siyang gawing bed. Kaya gusto ko siya. Tapos dito sa side na to, ito yung ginawa na ng mini gym. Meron ko rin mini gym dito. Ayan. Dito nag-gym si Alan. Minsan lang. At ako hindi na. Minsan lang itong magamit. Kasi ito, meron si Eliza ng maliit na music area, pag suit na boring. Yan, yun siya nag-bilibang. Naglagay din ako ng minibar. Yan. Ibang ako, hindi naman kahit pa paano. Hindi mukhang social kahit pa paano. Tapos dito, yung parang ano nila dito. Ano ba tayo ng parties ba nila? Yung sa mga, dito yung mga heater, ng gigay, saka yung tubig. Yan. So, nandiyan yung mga pang-camping namin. Yan. Yan yung tsura ng loob ng parties.
yun lang. Ang gusto ko dito sa bahay na to is 1,500. Bukod pa yung mga utilities, yung mga hydro, bukod pa yun. So medyo may kabigatan, pero super budget lang talaga kailangan para hindi ka magipit at may makapagtabi pa rin kahit pa paano. So ito namang side na to, itong room na to, storage din to eh. Yan. May maliit siyang storage dyan. Para, di ba? Ang ganda ng bahay na to kasi marami siyang mga storage room. Para, kahit wala kong marami kang gamit, hindi siya makalapit na. Kasi meron kang maraming pagtataguan talaga. So, yun lang. Sana, nagustuhan niyo yung aking home tour. Huwag niyo pong kalimutan mag- like, share, and subscribe. At hanggang sa muli na aking vlog. Maraming salamat po. Bye!